coffee. Pag coffee? Inom ka kasi ng coffee sa tasa, may kutsara pa. May cup naman, aga-aga, parang init na naman ang ulo niyo. Ay, nako, talagang nainit ulo ko. Ay, bakit yung mainit ulo niyo? Basta. Teka muna, ba't mo ba kayo tinawag na cup? Eh, kasi ako'y katitan ng barangay namin. Anong barangay ito? Barangay Talada. Kaya kung tawagin ako eh, katitan ng Talada. Parang sa mukha niyo nga ako kumapit yung talaba eh. Ano ka, no? Wala ho. May sinasabi ka? Wala ho. Kala ko may sinasabi ko eh. Anyway, alam no, kaya nainit ulo ko. Yung diyanan ko. Yung binan mo. Oo. Kita na tayong nukha ko, puro gasgas. Bakit nga ako puro gasgas yung bibig niyo? Eh, kahaton galing ako sa libing ng diyanan ko. Libing ng binan niyo. Anong nangyari? Ba't nga puro gasgas yung mukha niyo? Nahiratan ako iliding eh. Bakit to? Lunaladan. Ay, buhay pa nililibing yun eh. Eh kasi nga, eh, alam mo kung bakit galit ako sa diyanan ko. Bakit to? Nung isang linggo, dunili ng unggoy. Ay nako, ang daho-daho. Nung unggoy? Hindi, yung diyanan ko. Hindi naliligo, kaalaga sa unggoy. Ang lakas pa kunain. Nung binan nyo? Hindi, nung unggoy. Gusto ko na nga itanigay eh. Yung unggoy, hindi. Yung diyanan ko. Ang gulo niyo eh. Ako ta nagulo, ikaw nagulo eh. Anyway, wala ko tayo masyadong oras ngayong kape. Batiin nyo na lang yung ating president apparent. Baka meron kayong message. Well, Noy-Noy. Excuse me. President apparent Noy-Noy. Ang short message ko lang sa'yo, you are the president of the entire nation. Hindi yung mga dunoto lang sa'yo. You are also the president kahit na nung mga taong hindi dunoto sa iyo, katulad ni Juan Lu, dinoto niya si Brother Eddie Villanueva. Ako na naman, dinamay niyo dyan eh. Anyway, yan lang po ang ating short na katuwaan ngayong umagang ito. Follow us in Facebook, Juan Lu and his puppets. Nakasalanin ka. Medyo lumabo na mata ko dahil sa iyo eh. Ay, duti ka ta. Okay, thank you. Bye. Ay, sige na. 6:25 a.m. Tuloy po natin ang balitaan. Planado ang pagbasura sa Freedom of Information Bill sa Kamara para sa ilang kongresista. Pero may pag-asa pa naman daw para maisulong ang panukala. May report si Maricel Halili. Naging maingay man ang pagbasura ng Kongreso sa Freedom of Information Bill noong Biyernes, hindi pa rin doon natatapos ang laban ng ilang mga batas para sa panukala. Sabi ni Senator Juan Miguel Zubiri, may paraan pa para maisalba ito. Pwede daw na muling buksan ang issue sa Kongreso mamaya o bago ang proklamasyon o di kaya ay magpatawag ng special session ng Pangulong Arroyo para dito. Kami sa Senado wala mag-object. We will not object because lahat kami ay pabor naman sa Freedom of Information Bill. So pwede po nilang gawin yun pero depende na po yan sa ating mga kasamahan sa Kamara. Pero sabi ni House Speaker Prospero Nograles, imposible ang sinasabi ni Zubiri. Our legislative functions has stopped. We are now just doing this because it's our constitutional duty as the National Board of Canvassers. But we cannot take up any more legislation. He was really sincere. Isinisi naman ni Representative Erin Taniada, author ng FOI, sa liderato ng Kongreso ang pagbasura sa panukala. Sabi niya, Webes pa lang ng gabi, may mga natatanggap ng text message sa mga kapwa niya kongresista na nagsasabing huwag dumalo sa sesyon. Kinabukasan, bigla na lang nawala ng quorum. Minarkahan pa ng absent ang mga present na congressmen tulad ni namandaluyong Representative Neptali Gonzalez at anak Mindanao Representative Mujib Hataman. Hinala niya, malamang na may gustong pagtakpan ng mga ito. Oras kasi na maipasa ang FOI, malaya nang makukuha ang mga dokumento ng gobyerno para malaman ang mga anomalya ng pamahalaan. Start again from scratch, but the only advantage that it may have, since it was a bill approved by BICAM and it was already discussed lengthily in the committee level, there might not be that much opposition to it. Depensa naman ni Majority Floor Leader Representative Art Defensor, walang pinagtatakpan ang Kongreso sa pagbasura ng FOI. No way! Anybody who's saying that it was scripted, that is a very unfair statement. Maricel Halili, News 5.
araw na yan ay ni-railroad. Hilocus-pocus yung batas na yan. May bad news po para sa lahat yan. Anyway, sabay-sabay naman po na good news. Baba sa kliyente ngayong buwan, pati presyo ng tinapay sa mga susunod na araw, inaasahang baba na rin. May report si Trish Roque. Sakit sa ulong dinanas ng mga gaya ni Aling Cesaria dahil sa taas ng singil ng kuryente noong nakaraang buwan. Umabot kasi ang kanyang bayarin sa mahigit 20,000 pesos mula sa dati niyang monthly bill na 8,000. Complain na ako nun sa head office, sa headquarters mismo. Nakapaki-update na nito, baka naman mali ang computation ninyo. Pero makakahinga na ng maluwag ang mga Meralco customers tulad ni Aling Cesaria. Bababa kasi ng halos 10 sentimo kada kilowatt hour ang singil sa kuryente. Bumaba kasi ang singil para sa transmission at systems loss. Kung kayo'y lifeline consumer o yung kumokonsumo ng 100 kilowatt hours pababa, 11 pesos ang magiging kaltas sa inyong bill. 27 pesos naman sa mga kumokonsumo ng 200 kilowatt hours at 40 pesos sa mga kumokonsumo ng 300 kilowatt hours. With the entry nitong rainy season, ina-expect natin na yung mga hydroelectric plants which generate much cheaper power, no, will begin operating at nearly full capacity. Gaya sa kuryente, inaasahang malulutas na rin ang problema sa supply ng tubig dahil sa pagpasok ng rainy season. Pero habang may mga lugar na hindi pa rin sapat ang supply ng tubig, muling aapela ang Maynilad sa National Water Resources Board para dagdagan ang kanilang supply. Dahil dun sa mga tuloy-tuloy na pag-ulan, meron tayong nakukuhang mga additional water allocation or water supply from Ipodam. So ito yung mga intervening flows na nakukuha natin, nagagamit natin to produce additional water for our customers. Ang isa pang good news sa mga consumer, bababa ng 740 hanggang 760 pesos ang kada bag ng harina mula sa dating 790 pesos. Sabi ng Philippine Association of Flour Millers, bumababa na ang presyo ng trigo sa world market. Hindi rin daw dapat tumaas ang presyo ng asukal sa 52 pesos na selling retail price dahil malaki pa ang stocks ng asukal sa bansa. Dahil dyan, inaasahang bababa na rin ang presyo ng tinapay. Dapat daw ay nasa 40 to 45 pesos ang presyo ng loaf bread at 1 peso and 25 centavos hanggang 2 pesos naman para sa pandesal. Trish Roque, News 5. Iba naman ang takbo ng kalakalan sa mga gasolinahan. Simula kaninang hating gabi, nagtaas na naman ang presyo ng diesel at gasolina sa Shell ng piso kada litro. Inaasahang magtataas ng presyo ang iba pang oil players dahil sa pagtaas daw ng presyo sa pangdaigdigang kalakalan. Kahit naging maaraw kahapon, opisyal na raw na nagsimula ang tag-ulan. Ayon sa pag-asa, umabot sa 25 mm ang ulan na bumagsak sa nagdaang limang araw. Naitala ang gantong volume ng ulan sa limang weather stations sa pag-asa, mula sa walong weather stations sa buong bansa. Asahan na raw ang pagbaba ng temperatura sa Metro Manila na naglalaro ngayon sa 26 hanggang 32 degrees Celsius. Mula sa 30 degrees noong summer na napakainit. Nagbabala naman ang pag-asa sa inaasahang mas malakas pang pag-ulan pagdating ng Hulyo dahil naman sa pagpasok ng La Nina. Pinoy pride naman tayo. Sa pool sa kamera ng isang astronomer mula sa Cebu, ang pagtama ng isang pinaniniwalaang comet sa planetang Jupiter. Noong June 3, nakunan ni Christopher Goh sa kanyang 11-inch telescope ang isang fireball. Maliit man ikukumpara sa Jupiter, mas malaki pa rin daw ang fireball kesa sa planeta natin. Nasa YouTube na ang pambihirang kuha na yan. Hindi man naparangalan, masaya na raw si Goh na naging bahagi siya ng kasaysayan sa kanyang natuklasan. Basically, something crashed in Jupiter and what was actually recorded by the video was the resulting fireball, that parang explosion that happened pag nag-crash yung object sa Jupiter. Mula sa Pinoy Pride, balikan naman natin ang nakaka-proud din naming talentanong kapatid na si Makata. Isang pasapo na umaga sa mga nagtatalong, si Makata tawanan pa rin ang inyong kasama. At wala ng iba, ang pagluluto ng pakbet ay aking ipapakilala ng upang malaman sa bahay na inyong mga kasama at kakilala. At syempre po hindi mawawala si Buyas
bawang at luya, panggisa talaga sa unang-una ay kamukha pa ng paa ng aking lola. Ang lolo ko naman ay nainggit pa. Ito naman ang balat niyang katulad ng ampalaya. Kaya upang malaman, samahan si Makata.